Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Salamat sa iyo'y walang hanggan. Walang
Pasasalamat ang sa'yo ay aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Wala hapon mga kababayan ko. Hapon po. Ah, hindi. Ano pala? Tanghali pa lang po. Ako, sorry po. Medyo nagkagulo na naman tayo rito. Yan po. Sumas, alas 12 na po ha. Kaya sumasin niyo na po ang programang Ratsada Balita ni Double J. At ito pa mga yung lingkod. Nasisinto muna ang yung lingkod si The Big Watcher. Dito pa rin po sa Broad Streamers Communicators. Pero yan, maganda nga po. Tanghali. Umaga, lahat ng gabi, kasi tayo napapakinig po tayo sa buong mundo. Saan ka man nandun? Yan. Mga hindi pare-pare yung oras, ha? So, pero bago yan, siyempre may mga babatiin tayo. Una muna yung aking mga kababayan, aking mga kapwa Ray, maupay, makulot pa, o unto. Mga naman yun, ano yung unto na baka mo? Kami, Ray, pa. Hindi, Ray, pa. Programa, anay. Yeah, binabati ko muna mga kababayan. O, itong siyang ating mga tagapakinig. Taga-subaybay si Nick Desencio. Nako, classmate Nick, magandang tanghali sa iyo. Si Dante Lardizabal, thank you very much. Si Palomos Carlito, maganda nga po. Chris Gastalia Castañares. Ito yung ating mga taga-subaybay ito. Si Daniel Shane Bacalso, magandang tanghali. Si William Liam, Marvel Jose, Melinda Desencio. Si Alicia. At si Sir Frederick Pederis, at siyempre si Sir Joey Ortiz. Yan, magandang hapon po sa inyo. Yun na, may pag-usapan tayo mga kababayan ko. Pero bago tayo mag-usapan, ito muna ang mga balita. Dahil ratsada ng balita ni Double J. May naitalang bagong kaso ng 22,958
na COVID-19 habang nasa 3,293,625 na ang kabuuang bilang. Yan, kaya mga kaibigan, natata tayo ano. Sabi nila, hindi ko lang ha, ako hindi ko lang alam, kayo rin, alam niyo po ba kung ilan talaga ang totoong bilang? Medyo nakakalito talaga mga kababayan ko. Kasi nga, so sabi natin, pabago-bago, ang sabi nila, mabilis ang pagtaas, pero ang ano lang kahapon, medyo bumaba tayo eh. Bumaba tayo ngayon eh. Dati 30,000, ngayon nasa 22 na. Malaki pa rin yan, 22. Kaya nga mga kaibigan, kahapon kasi, naitala ang bilang ng mga tinamaan. Ito kasi ganito, kaya ko sinasabi yan dito, kasi ang Department of Health, hindi na sila naglalagay, naglalabas ng ganitong mga sabihan natin kung ilan ang may COVID, ilan ang nakarecover, at ilan ang namatay. Kaya nga po, ang inyong lingkod na lang po dito sa Ratsada Balita ni Double J ang magbibigay sa inyo ng mga detalye sa ganyan. Itong 22,928 na bagong kaso, mga kaibigan. Ito yung ngayong araw. Actually, kahapon yung pinalabas kasi ang labas kasi ng Department of Health alas 4 ng hapon. Pero hanggang kasama na yung kinabukasan. Kinabukasan, alas 4 rin ng hapon sila maglalabas. Ito nga, itong naitala kahapon ng 22,958 na bagong karagdagang kaso, ito yung pakalawang sunod-sunod na araw na bilang ng kaso na bumababa na. Yes, sabi ko na kanina, bumababa na. Ito ay ayon sa Department of Health. Kaya, pakatandaan niyo po mga kababayan ko ha, nung una talaga na nataranta tayo. Dahil tuloy-tuloy ang pagtaas. Ngayon na sunod-sunod na araw naman na pababa, ng pababa naman. Ito na siguro mga kaibigan ko ang sinasabi ng OCTA, ang OCTA na mga microbiologist na sinasabi nila, pangtanggal na ito upang sabi ko, ito na ang end ng pandemya. Sana na po tutunan yun, huwag na sanang kontrahin ng ating mga nasa gobyerno. Kinukontra mga kaibigan, kumaki ng Pangulong Duterte, kinukontra niya itong mga ganitong report. Parang ayaw niya mawala ang pandemya. Parang ayaw nila. Bakit kaya? Ano kaya sa tingin ninyo? Dahil sabi ko nga, ito na ikalawang sunod-sunod na araw na mababa itong bilang ng mga natatamaan ngayong mga taong kasalukuyan. Ngayong taong kasalukuyan ha, ito kasi mga nakakaranas sila ng COVID-19. Ito, sa ngayon na ito yung nakakaranas ngayon, 270,722. Yan. O sabihin na natin, 8% ito sa kabuuang bilang na 3.2 million. Samantala, ito pa. Ang mga binawian naman ng buhay, ito ay isa pang nakakalungkot. Ipagdasalan na lang natin yung kanilang mga kaluluwa. Nadagdagan pa naman ng 82 o 82 na nasa 53,044 na ang kabuuang bilang mga kababayan ko. Habang ang mga nakarecover ha, ito may kung may malungkot na balita, mayroon naman maganda, umasayang balita. Dahil ang mga nakarecover o itong gumaling dito sa COVID-19 nito ay nadagdagan din. Libo pa rin. Ayan ang maganda dahil libo pa rin ang nakaka-recover na nasa 36,611. O kaya't ang kabuuan nasa 2,969,853 na yung mga gumaling. Sana po, kasi ang sabi nga nila, pag ikaw natulungan, hindi maaari na hindi ka pa rin tatamaan ka pa rin. Pero hindi ganun kalala. Kaya itong mga, mayroon kasing mga gumaling na, pero bumabalik pa rin, tinatamaan pa rin. Kaya doon sa mga naka-recover,
ingat-ingat na po kayo mga, ingat-ingat na po mga kababayan ko. Samantala, mayroon na nakaulat na mayroon 94 na kaso na inireport ito na 94 na bagong kaso. Ito mula noong Enero 6 hanggang Adis 9. Labing tatlong araw lang mga kaibigan. Ang naging pagitan, mayroon po 94 na bagong kaso. Ang doon sa mga 94 na yon na kumbaga sa ano, na parang na-distribute eh. Dahil ang mga nangunguna na may bagong kaso sa nakalipas na 2 linggo, ay siyempre hindi pa rin nawawala. Nangunguna pa rin mga kababayan ko ang Metro Manila. Nakapagtala siya ng mga 36% doon sa 3.2 million na mga tinamaan ng COVID-19, 36% doon ay sa Maynila o sa Metro Manila po mga kababayan ko. Mayroon din naman 21% na naitala doon sa kabuuan bilang 21% ay sa Calabarzon. Yung Region 4A, mga kababayan ko. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. At dito naman, bandang bahagi ng Central Luzon, mayroon din naman naitala na 9% ang kanilang naitala na bagong kaso dito sa COVID-19 na doon sa nabanggit na bilang na 3.2 million. Ito ba, ayon naman sa Department of Health na 43.5% ng 62,531 samples ha, yung mga nakuha nila para testing noong January 17 ay nagpositibo sa COVID-19. 43, almost kalahati doon sa 62,000, 300,000 kasi yan. Nagpositibo sa mga na-test nila. Na mas mataas ito sa threshold ng ibinigay ng kumbaga sa limitasyon na ibinigay ng World Health Organization. Pero mataas po mga kaibigan, 43%. Yan ha. Mayroon namang 6 na testing laboratories ang hindi nakapagsumiti mga kababayan. Ito ang problema. Sabi ko nga, hindi nakapagsumiti ngayon. Kailan na isusumiti yan? After 2 days, after 3 days, tapos yung ganung bilang, ikukonsider nila ngayong araw. Kasi ngayon lang inireport. Pero ang nangyayari doon, noon pa ng isang araw pa nangyayari yan. Kaya lang, hindi na isumiti kaagad o hindi nagsumiti, hindi ko alam sinasadya para, ewan ko ha, sila nakakaalam dyan, sila nandun. Saka ngayon, idadagdag sa ngayon, pang present pero 3 days ano pa yan. Ganyan na nangyayari na yan noong pa yan. Kaya nga po, may lagi na sinasabi na mayroon ilang pang laboratory, hindi na napagsumiti. Ayun. Kaya nga yung date nila mula 7, kaya kanina, mula sa 6 hanggang 19 ng January. So, 20 lang na kahapon. Ngayon na, 20 na ngayon. Yan, doon ang sinasabi natin. Ito pa, may lumabas din na report na may 492 na na-detect ng kaso ng Omicron o ito sinasabi 68.9% sa 174 na nagpositibo na isinailalim sa genome sequencing noong Enero at 13 hanggang 14, dalawang araw. So, ito mo makikita niyo mga kababayan ko. 20 na po ngayon, 1 linggo na po nakakalipas. Yun ang sinasabi ko. Na i-report nila o sinasabi pa nila kung anong kailan yan eh. Siyempre, ikaw muna, noong 1 linggo pa pala yan. Pero, ito isinasama nila yung bilang para sa ngayong araw. Bakit hindi tayo magbigay ng ngayong araw o kahapon? Maglabas kahapon, ito ang kahapon lang, isang araw lang, ilabas. Para makita natin, hindi. Dinudugtog yan, dinadagdagdag yung mga hindi pa nakapagsumit eh. Talagang dadami sa tingin natin. Ito ang sinasabi ng iba na
kaya marami. Kasi di na dagdag nila yung mga hindi na i-report nung isang linggo, dalawang linggo. E kung sabihin natin may 10 laboratory ang hindi na makasunod eh. Kaya anong gagawin natin? Idadagdag natin. Yung isinumitila, ilalabas siyempre, marami. Kasi madadagdagan. Yun lang po. Kaya nga po eh, ang ibang bansa, bigyan ko yun ng sample sa Australia. Ini-report ang ating mga kasama doon na kung ano ang bilang ngayong araw lang, hindi niya sinasama yung mga nakaraan. Hindi kagaya sa atin eh. Kasama. In 2 days, 3 days, 1 week ago, ayan, kukulang yun. Buti lang, wala sila sinasama na buwan. Pero meron ha, kahapon, i-report natin yan, na meron silang na mula pa noong ganitong buwan, ayan, na kanilang isinasama. Dito rin, naitala ng Department of Health kahapon, Miyerkules, January 19, ang panibagong 492 na kaso ng nakakaawang Omicron variant ng COVID-19. Kabilang dito ang 332 ng mga local na kaso, local cases. Ito mga kababayan ko, ang 492 kaso ng Omicron variant, ito kumbaga sa ano, iba't ibang lugar niya kinuha. Kinabibili nga nito ng mga local cases kung galing sa ibang lugar, sa probinsya, hindi Metro Manila. At 160 naman, 160 ang mayroon doon sa mga returning overseas Pilipino. Narito mga kababayan, babasahin ko lang yung mga rehiyon kung saan mayroon silang mga kung ilan ang mga may COVID sa kanila. Unang-una, sabi ko nga kanina pa, nangunguna lagi ang National Capital Region, itong Metro Manila, na mayroong kaso na na-discover na 227. Malaki-laki yun mga kababayan ko. Madalawandaan mahigit. Ang Calabarzon ay dito na-detect nila na mayroon 76. Yan. Ang St. Peluso naman, meron din, pero pababa ng pababa, nasa 11 na lang. Ganon din sa Central Visayas, meron 5. At ika sandali. Nabubulungan tayo. Sorry po. Central Luzon, meron 11. Ang Central Visayas naman, meron din na-detect na 5. Cagayan Valley, meron pa rin 2. Western Visayas, 2. Teka, ilan ba yun? Ang Western Visayas, meron 2. Ang Davao Region, ayan, meron din 2. Soksargen, meron din 2. Cordillera Administrative Region, 2. Samantala sa Ilocos Region, Mimaropa, itong Region 4B, tig-isa sila. Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, mayroon din pong isa. Yan ha. Ito base sa case line list, ang 3 kaso ang nananatiling aktibo. Umayon lang pala, di ba? 2 kaso naman ang sabihin natin nakakasakit ng libre dahil 2 ang binawian ng buhay. 467 naman ang naiulat na nakarecover. Ito ang maganda lagi. Maganda lang dito. Malalaking bilang ang gumagaling o nakarecover. Habang nasa 20 naman ang biniverify pa. Bakit? Hindi ba naman talagang ulang talaga ang ating, kaya nga kailangan natin ng mga kasama dyan sa mga, ano man yung tracer? Kasama yan. Dapat mayroon tayo. Kompleto. Kaso hindi, kulang-kulang po tayo ng ang tracer niyan.
naiulat din, mga kaibigan, itong tagawaran ng kalusugan o Department of Health, ang dalawang unang nasawi, ayan ah, di ba, nakalagay doon, may dalawang nasawi. May dalawang nasawi dahil sa Omicron. Sinasabi nga, hindi naman dapat yan kasi wala naman, tingnan nyo yung mga death certificate. Hindi lang ba, hindi COVID-19 ang kinamatay niyan. Kasi nga, alam naman natin, may report, di ba, na ikaw nagkasakit, o magkasakit ka pa lang, dadaling ka lang sa ospital. Siyempre, papasok ka doon, gagamutin ka, siyempre. Tapos, pag ito nakakita ka ng sintomas, sasabihin na kagad, COVID na kagad yan. Kaya naidadagdag sa COVID na kaso. Hindi, naidadagdag doon sa kaso kung saan, kung ano talaga ang kanyang kinumplain. Kinumplain, masakit ang puso o mga nananakit ang dibdib. Ay, ilalagay yan sa COVID. So, COVID na lang, COVID. Kaya dumadami ang COVID, di po ba? Iyon na nga, ilam ito ang naulat natin dito na may mga namatay na dinadala o nilalagay sa COVID. Ang dami, nagsimula yan nung nakita ko yung sa Cebu. Si Governor Garcia, Gwendolyn Garcia, na kanyang inireklamo talaga on air. Bakit ganyan kayo? Sabi niya. Nagagalaiti sa galit yung ari. Oh. Dahil yung kanyang isa pa mga empleyado na sa government, sa Capitolio, na disgrasya, namatay. Nakamotor. Ang sabi niya, uulitin kita, inuulit ko lang ha, kasi nasabi ko na yun, ma'am, nabiyak ang ulo. Siyempre, patay kayo, biyak ang ulo mo, yan, mabubuhay ka ba yun? Alam mo, lumabas sa medical certificate, na death certificate, COVID. Doon naggalaitin yung ali. Hindi lang po yan, mga kababayan ko. Maraming pagkakamali. Ito pa yung nagreklamo rin ang isang tatay sa Palawan naman yon, mga kababayan ko. Namatayin kanyang anak. Hindi sa COVID. Alam niya, hindi sa COVID. Negative eh. Negative ang kanyang anak ng sinuri. Siyempre, bago kayo pasok, isa-subtest ka muna. Huwag naman yung exam para malaman. Kung ikaw nga ay negative o positive, namatay. Kinausap siya ng dalawang doktor, ha? Ay, hindi, nakalimutan ko yung pangalan. Sinabi niya kung sino itong mga doktor na ito. Kinakausap siya. Ang sabi daw sa kanya, i-consider natin na COVID para wala kayong tatanggapin sa ospital. Ayan na. Kasi hindi ho, sa tingin ko, hindi ho yan fake news. Kasi kung fake news, inalis na po yun ng Facebook. Facebook na mismo mag-aalis yan. O di kaya yung may magre-reklamo, e-report ito ganito. Hindi, tuloy-tuloy po ang pag-e-ere ng ganung sita. Ang dami nag-comedyan. Hindi lang yan, marami pa mga kababayan ko na namamatay. Para daw walang bayaran kasi nga ang alam naman natin ang PhilHealth ay magbibigay ng advance ng pera sa mga ospital para magamit ng mga pasyente ng COVID. Ito pa, ang tuloy lang natin, yung dalawang namatay ay na-detect sa pinakauling genome sequence. So sequencing kung saan ito ay pawang mga senior. Yan na po, nasabi na, andun na. Na kinakabahan ulit akong senior, hindi bakunado, at mayroong medical conditions. Ayan, hindi ka senior eh. Diba? Pag hindi ka bakunado at mayroong medical conditions, yun ang sinasabi ng PhilHealth, ng Department of Health. Kaya nga po mga kababayan ko, ano ba talaga sinasalungat nyo ang pag-aaral ng mga taong eksperto? Nakakalungkot. Bakit pinipilit nyo na itong ganito samantala ito nagpalabas ng pag-aaral? Pag-aaral po ng University of Santo Tomas, ang nag-aaral nito ay isang microbiologist, hindi general, hindi army, hindi police, mga kababayan. Tandaan nyo po yun. Ito talaga ang kanyang trabaho.
microbiologist yan. Sabi niya, itong ganito, yung Omicron na ko, talagang hindi ako mapakali kung hindi ko sasabihin lagi. Dahil ang daming naniniwala, ang daming na sa mga sinasabi na hindi tama, sabihin na natin, pinagsalita mo sila kasi gobyerno sila. Paniniwalaan ang tao yan. Sino nagsabi? Si doktor ganito, si doktor ganyan. Paniniwalaan si doktor. Patingnan nyo kung ano sinasabi ng mga eksperto pa dyan. Yung mga microbiologist yung nag-aaral mismo ng mga mikrobyo, ano man dyan, kaya ang microbiologist sila. Dito inaaral nila, ano ba ang lakas dito? Gaano ito katindi? At hanggang saan lang kayo? Mayroon niya ang ganan eh. Kasi nga, yung mga ganito, parang virus lang ito, talagang virus. Pero nawawala po yun. Eh, kaya yung mga bakuna natin, ang dami na may mga bakuna, mga kababayan ko. Ito ay mga proven na talaga. Proven na, di ba? Anti-TB, yung mga bakuna, kung ano nang bakuna. Kaya yung mga bata, tinuturukan, di ba? Yung mga bagong pangalat. Mga sanggol pa lang, tinuturukan. At iyon naman yung bakuna na yan. Ay ano yan? Proven na yan. Unlike itong bakuna ngayon ng COVID-19, hindi ko alam bakit nagkaganito yan. Bakit lumala ng ganito? Ay sino nagpalala? Ang sabi, buong mundo yan, buong mundo. Oo nga po, buong mundo. Kaya na sino ang namuno nito para ganinon, ganito, ganituhin ang mundo? Lahat. Napaka, samantala noon pag tayo tinamaan ng ganyan mga virus din, dito lang sa atin yan. Wala sa ibang bansa, wala sa kong ganun-ganun. Bakit bigla nagkaroon sa mundo? Kayo ba'y naisipan nyo ba bakit? Hindi lang dahil sinabi ng gobyerno, sinabi ng ganito, pag-aralan nyo po kung bakit. Para hindi tayo na napupunta o nalalagay sa pagkatakot, sa pagiging malakas o malala ang nervyos natin. O ngayon lang eh, di ba? Biglang tumaas ang itong Omicron, ang bilang. Eh ngayon, dalawang araw na sunod-sunod na bumababa. Sana nga po, ito na, tutungan itong ginagawang pag-aaral. Inaaral nila yan. Eh ito naman gobyerno, sige, magpapakuna kayo, ito ganyan, sige, kung ano yan. Kaya ito, kasasabi lang ngayon eh. Yung mga namatay, mga senior daw yun, hindi bakunado, at mayroong comorbidities, mayroong mga ibang sakit. Huwag na natin yan yun. Dapat, ang gagawin natin, bigyan natin ng pampalakas loob. Hindi yung kaya nga, kung napapansin niyo sa programa ko, hindi na ako naglalagay doon ng ilan ba ang COVID-19? Tumaas, bumaba, ilan ang namatay? Hindi na po, dati mayroon ako niyan. Hindi ko na yun kasi nabasa ko. Nag-research ako. Natatakot na ang tao. Tatakutin ko pa ba? Kasama pa ba ako sa tatakot yan? Na magbibigay na para sila matakot. Hindi ko na, tinanggal ko na yun. Although meron dyan, ngayon ko lang binalik dito sa Ratsa da Balita. Kasi kung balita ko, balita na kailangan malaman din nyo. Kaya alam kong kung malalaman nyo, ito, magandang balita ito dahil dalawang araw nang bumababa ang kaso. Kaya binabalita natin. Kung sasabihin ko, ay, may 1 million na tayo. Ano ang prediction ng mga doktor na gagaling-galing? Oh, doktor kayo. Aabot tayo ng 100,000 kada araw. Siyempre, matatakot ang tapay. Lalalala na tayo, ito ganyan. O, di ba? Hindi ba yan pagbibigay na nakakatakot? Bakit hindi natin na sabihan sila o ano man makamaraan para mawala yung takot? Eh, lalo na dadagdagan eh. O, sino yung doktor na yan? Dati nga araw, babangitin ko. Kunyari, ano siya eh? Kunyari, ano siya ng gobyerno na, ang tawag doon? Taliwa sila sa gobyerno, pero hindi, makikita mo sa kanyang mga pahayag eh. Parang inaayunan niya ang gobyerno. Pagpapakuna kayo, kasi ganito ganyan. Nakakalungkot mga kababayan ko.
kayo na mga nasa dyan, nasa gobyerno, kayong naatasan na mamahala dito sa paano haharapin ang pandemya, iwasan nyo yung mga pananalita, mga report na nakakatakot. O sabihin na natin, kung totoo man yan, nakikita nyo, lumalala, tumataas, o talaga tumaas talaga. Eh kaso pag hindi nyo, bakit hindi nyo tingnan yung report ng mga eksperto? Kayo ba eksperto dyan? Si Secretary Duque, eksperto ba dyan? Natanoy ko. Si General ba, eksperto dyan? Yung mga general na nilagay sa IATL? O sino mga doktor dyan? Ito na itong doktor na nagsasalita na kinukontra. Siya ba eksperto dyan? Doktor ka, oo, nandun ako. Doktor ka, pero hindi ka eksperto dyan sa ganon. Ay, nako, mga kababayan ko. Kung ako magsasalim, mag-ano dito, mag-overcast ako dito na may kasamang panakot, konsensya ko na lang, maraming tao na natatakot. Hindi na dapat mag-ganyan pa. Gumawa tayo ng mga hakbang, o di ba ang mga sasabihin sa ere, sa mga ano, na makakabawas ng takot ng mga tao. Kaya nga eh, kung pwede nga lang eh, huwag na kayo magsalita eh, para walang ano. Kasi nga kung salita kayo ng salita, oo, ganyan, huwag na kayo lumabas, delikado, ito lang. Eh, nakong Diyos ko po. Tingnan natin, huwag kayo magsalita muna. Huwag babayaan nyo. Ayaw ng tao mong pabakula, huwag nyo pilitin. Tingnan ninyo kung ano magiging resulta. Hindi yung kayo ang nasusunod. Asan yung karapatan ng isang tao? Karapatan ko para sa sarili ko. Di ba? Kayo ba'y sasagutin niya kung sakasakali mayroon akong nangyari sa akin sa bakuna niya? Kasi ang dami itong report. Ang daming report na hindi naman niya may hindi gawa-gawa yan. Na ang mga nagkakaroon ng adverse effect pagkatapos ng bakunahan. Sana, tigilan na natin yan. O sabi niya, okay, tumataas. Sabi na tumataas. Kaya lang, kung maaari nga lang, huwag na kayo magsasabi na ang tumaas ng ilan, 50,000 araw-araw, yung sila yung chimbay, doktor na yan. Babanggitin ko tayo ang pangalan niya. Aabot tayo ng 100,000 araw-araw, ang ganito ba yan? Ay, huwag na magsalita ng ganyan. Tinatakot mo, natakot ang tao eh. Ang pupumbaga sa ano eh, nagiging paranoid na mga tao. Dahil dyan sa pananakot ninyo, ganun din sa gobyerno. Huwag nyo nang sabihin yan. Pwede po ba? Kaya nga ito si Pauchip, nanawagan na eh. Huwag nyo ini-deprive. Hayaan mo kung ayaw-ayaw. Dahil may sarili. Ang sarili na andun ang aming karapatan, sarili po namin ito. Hindi ito pag-aari ng gobyerno, hindi ito pag-aari ni Duterte, hindi ito pag-aari ni Duque, ng mga generals. Kung gusto niyo magpabakuna kayo. Siyempre, ang mga tao kasi natakot. O, tinatakot niyo eh. O, sige, magpapabakuna na. O, ano nangyari? Tapos sasabihin niyo. Sigurado pa kayo? Walang namamatay sa mga bakunado. O, ang sinasabi niyo ito, mga namamatay ito, mga elders, mga senior, at hindi bakunado. Huwag tayo maglukuhan. Dahil ako may alam, ako mga hindi bakunado na namatay. Gusto, mabanggitin ko. Kaya lang, wala na, ano na siya. I-message niya ako, babanggitin ko kung sino. Kilala ko yung mga namatay na yan. Mayroon naman namatay na hindi naman wala namang COVID, pero namatay. Iyon talaga. Pero sinasabi ng authority, mga doktor, COVID yan. Tignan mo yung resulta ng examination niya ng kanyang RT-PCR. Negative. Pero itong dalawa na sinasabi sa inyo na namatay, fully vaccinated po yun. Kaya sasabihin nyo ang mga namamatay, mga elders, tapos yung mga hindi bakunado. Huwag naman tayo maglukuhan. Di ba isa na kung tatanga-tanga ko, kahit papano naman, hindi man ako ganun katanga. May pinag-aralan din ako kahit paano, graduate din ako ng elementary. Kayo talaga, masyado kayong sobrang karunungan nyo. Bakit kayo ganun magsalita ngayon? Bakit ganun kayo magtrato nitong COVID-19? Bakit? Anong dahilan? Magkano ang dahilan? Sige nga.
Ba't hindi nyo diretsain? Ako. Hindi na tayo bumabata. Do, sabi ganito sa report, nagdudulot ito ng maliit laman ng sintomas. Diba? Maliit lang eh. Itong micronetto. Naayon sa data na kadalasan nga nanalalagay sa panganib sa kamatayan. Nanalagay sa panganib sa kamatayan ay ang mga matatanda na umay edad at yung may comorbidities hindi bakunado. Iyon ang sinasabi nila. Kaya nga, sa kasalukuyan na itong bansa natin, sa Pilipinas ngayon, ay mayroon sa 535 kaso ng Omicron. Subalit ang concern na actual na bilang ay mas mataas umano. Yan, mas mataas kaysa sa sultan, mas mataas ang Philippine Genome Center. Dito ay sinasagawa nilang consequencing ng maliit lamang na percentage ng mga positibong kaso. At hindi kasi nagkakatuma-tuma eh. Ang sa bakit kung hindi ka sa gobyerno, hindi ka paniniwalaan, tsapuera kayo mga sinasabi ko, kahit tama. Kahit nakikita nila na may tama-tama, tsapuera ka dyan, hindi ka namin kasama eh. Yun ang naging rason noon ni General Galvez. General Galvez, Carlito Galvez, ng kanilang sibakin, si Dr. Tony Liatson. Na si Tony Liatson, sinasabi ito, ang dapat ito, ganito, kaliwa sa kanila. Sabi, hindi ka namin kasama, lumalayo ka. Mag-resign ka na lang, o sibakin ka na lang. Nasibak na ang tao. Okay, ma'am, yung mama. Nasibak tuloy siya. Nagsasabi kasi ng totoo, si Bipilene, di ba pag inalok siya, tinanggap niya. Nung nakapasok siya sa loob, nakita niya yung mga pagkakamali, yung mga hindi tama. Nagsasalita siya, sabi kasi hindi tama eh. Anong ginawa? Sinibak. Tapos sasabihin na lang, nag-resign daw. Nag-resign, sinibak nyo. Ganyan din. Huwag kayong magsisinungaling para mapaganda ang inyong image at mapaganda yung inyong ginagawa. Ang kagawaran, itong Department of Health, ay nag-ulat din na may 115 na bagong kaso ng Delta. Ito yung nakaraan na. Ang report ng mga microbiologist, yung Delta, inaalo na yan ng Omicron. Dahil mabilis ang Omicron, kaya nga, dumami ka agad, mabilis ang pagdami ng tinamaan ng Omicron. Pero, pababae, pag tumama itong Omicron nito, mabibigyan ka ng self-immunity. Hindi yun, hindi ka gaya ng Delta, pag tinamaan ka, yun ay kamamatay mo. Yun ang magiging hindi maganda sa katawan. Pero itong Omicron, bibigyan ka niyan. Kaya, mabilis nga lang. Diba, sabi ko nga, sa report natin, mula kahapon pa, na marami tinatama, pero kukunti na hospital. Pero ngayon, tingnan mo, nag-re-report ang Department of Health na marami daw, iso ganito, ay ba talaga totoo ko niya? Diba? Alam mo, mas naniniwala na tuloy ako dun sa mga expert ko na nag-aaral talaga. Hindi ito mga ito na puro dal-dal, bakit may dahilan? Anong magkano ang dahilan? Iyan ang gusto natin malaman. Sa bari, hindi mo magsasabi ng totoo yan, di ba? Itong Delta variant, may nagkaroon na 115 din. Under 115 katao na tinamaan ng Delta variant at isang kaso ng Alpha. Mayroon pa rin ba? Sinasabi na nga ng pag-aaral, talagang hindi na magsasalita yun eh. Di sana, nagreklamo na yung ibang kasama niya, na kapwa niya, eksperto rin. Pero yung ibang kasama niya, hindi siya eksperto sa ganito. Eksperto siya kung gaano matematisyan kasi yung isa doon. Kung ilan ang may dadagdag sa forecast nila, forecast yung kanila. Pero ito hindi ito forecast na pinag-aralan, ito ang resulta ng pag-aaral. Hindi kagaya ng mga kasama niya, forecast lang yon.
after siguro next month dadagdag tayo, mababawasan tayo. Yun ang tingin nila. Tinitingnan lang ni yung trend kung pababa o pataas. Eh kung pababa, kagaya ngayon, dalawang araw na sunod-sunod na bumababa, siguro sasabihin nila di sa susunod na mga buwan ay bababa pa. Ganyan mga kababayan. Ang dapat yung gawin. Hindi tatakutin yung tao, mamamatay yan kasi ganito, may COVID yan, hindi yan bakunado. Diyos ko ito pati Alpha, pati Delta, mayroon pa pala. Dito ma'am, may nagkaroon kasi ng kabuuan kaso ng mga variant na 8,612 ang Delta at 3,170 naman ang Alpha. Yun mga kaso nila. Ang bansa, sabi natin, nakakaranas talaga ito ng mga nakakahawang Omicron variant. Sabi ko mga kanina pa sa mga report, talaga nakakahawa. Nakakahawa itong Omicron na ito. At batay sa report, ayan nga, depende tayo sa report kasi hindi naman tayo. Ako taga-broadcast lang ako rito. Pero, tinitingnan ko muna ba kung ako ay broadcast dito. Pag-aaralan ko, titingnan ko yung ibang mga sources kung pare-pareho. Pag magkakaiba, kaya nakikita ko sa gobyerno natin, iba. Iba dito sa iba. Dito, makakaranas ka ng palibagong pangtaas sa mga infections. Talaga naman, dahil sa nakakawang Omicron variant. At dito pa sinasabi, na nung nakalipas sa Sabado, ha? Anong date ba yung Sabado? Ay, basta ganun, nakalipas sa Sunday Sabado. Oh, nasa 15. Ayan. January 15. Ang Pilipinas ay nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng isang araw lang. Magkano? Iyon sinasabi ko nila kung ilan. 39,400 na kaso sa kabuuang ang kabuuang bilang ng kaso na nasa mahigit o nasa 3.2 million ng nakamamatay na virus. Doon mo? Ang taas mo, Sabado lang yun. Pero ng kaso na sunod, bumaba na ng bumaba. 39 ngayon, 20 tama. Ang laki ng ibinaba. Ibig sabihin nun, sana patuloy na ng pagbaba nito. Ibang ano kung bumaba ng bumaba ito ngayon, ano naman babawi na naman ng gobyerno ngayon? Sasalita na naman ng kung ano-ano. Samantala, pinipilit yan na pagpabakuna dahil namamatay. Diyan kayo mamamatay. Pag hindi kayo nagpabakuna. Iyon ang pananakot nila eh. Di ba yung Republic Act 11925 ba yun? Parang gano'n? Oo. Ganyan. Ito na ang nangyari. Ngayon, kung hindi tayo mag-research, makukinig lang tayo dito sa isa. Sa gobyerno lang. Oo lang, mamamatay tayo talaga. Yan, ha? Pero yung iba pang balita, mga kaibigan ko. Ayan. Meron na balita na naman. Ito na naman ang susunod na ating ayan sabay para ayan ito mga kababayan ko kung natatanda ninyo tungkol sa no vaccination, no travel ngayon. Dahil na dyan, parang nilalabas nila na lalo pang tumataas, isinasabi na nga, bumababa na. Kaya gagamitin ngayon, balak gagamitin ang mga transport terminal na gawing vaccination site. Ang tanong na eh, bakit may mga tao na ayaw magpabakuna? Eh nga po, alam niyo pa ba yun? Kung di pipilitin nyo, tatakutin nyo, hindi ganun. Balak kasi mga kaibigan ko, nagawin ng Department of Transportation na pansamantalang gawing vaccination site ang mga transport terminal sa buong kapuluan. Ito'y dahil nga sa ipinaputupad nila, no vaccination, no ride. Dito na sa Metro Manila yan, ha.
Ito ang kinumpara ng mga kaibigan ni Transportation na Undersecretary Artemio Tuazon. Ay, kamag-anak. Kung saan, tinatalakay pa ito ng DOTR at MMDA. Ganun din yun pa, Paranaque Integrated Terminal Exchange, kasi itong pinakamalaki na yun sa Metro Manila, ito ang balak nilang gawin. Kasama na rin ang ilang integrated transport terminal, sana nang ganoon din ang ibang terminal para sa mga train. Kapag ito ay natuloy, ay napumbahan. Ganoon pati yung mga PNR, yung mga terminal ng LRT, ano ba, pwede pa ba yan? O kakayanin daw kasi ng mga ito na isecure ang mga bakunang contra COVID at i-accommodate ang mga individual na kinakailangan mabakunahan laban sa nakamamatay ng virus. Nakamamatay talaga, nakababayan mo. Ang dami nga nang kakabirus pero wala naman ang hospital eh. Ewan ko sa inyo. Dagdag pa nitong si Tuazon, sa katunayan ay pinag-utos na rin daw ito ni dito DTR Secretary Arthur Tugari sa Professional Regulatory Board o PRD na tignan kung maaari nga rin ang magbukas ng mga vaccination sa drive sa mga expressway na plano naman ng ilan para sa kababayan natin driver at operator ng public utility vehicle, PUV. Alam nyo, kasi kaya nga po, eh, di ba, ang mga driver, umutubi na naman nila mga driver. Ang mga driver ay hindi makakabiyahe kung hindi bakunado. Kung isa lang ang bakuna mo, hindi ka makakabiyahe. Dapat fully vaccinated ka. Ganon din ang mga rider, mga sumasakay. Pero kahapon, nagkukobra ko. Hindi ko nakita ko. Dami. Hindi naman mahal yung pulis. Ginagano na si Diretso, mga bus. Meron naman yung mga pulis na masisipan talaga. Sumaki at tinitingnan yung mga vaccination card. Pero meron naman po sa hindi, diretso. Meron lang. Yung ba mga kababayan ko, ibig sabihin na hindi talaga mahigpit. Ibig ko na, sa tingin ko nga, medyo hindi na niiwala itong mga pulis. Parang, o sige lang, parang wala. Unang-una, kulang sila. O akin, hindi kulang. Ano sila sa trabaho? Tawag ko, bawas trabaho ka. Ika nga. Pero, ang dami na, dagdagan na, dumami na naman dati, in checkpoint yan eh. Wala na dati yan eh. Ngayon, dami na naman ang mga pulis. Dahil na itong kautusan ni Pangulong Duterte. Ewan ko kung sino naniniwala dyan. At saka ni Cedinho. Naku, huwag na natin pag-usapan sa ngayon. Kaso nga lang eh, hindi po pwede hindi mabanggit dito sa programa dahil nga po, sa ganung klaseng pagkakataon, mga tao ang napetuhan. Ang iba naman dyan eh, nagpupumili, ingugutumin mo na dyan eh. Pag hindi mo, yung may nakita, no, although may nakita ako na pinababa talaga sa bus, wala makipinakita ang card, pinababa. Iba, paano kung ang checkpoint na yun doon, 3 kilometro ang layo, pagdating sa checkpoint, pinababa yung pasahero. Ano yun, maglalakad pabalik ng 3 kilometro? O, di ba kagaya nito? Nakita kong bus galing sa Montalban. Kung galing doon ang pasahero, pagdating dito sa boundary ng Quezon City at ng San Mateo, na-check siya, wala siyang card, pabababain ka. Pag bumaba ka, lalakarin mo pabalik ng Montalban, ilang kilometro. Ayaw ko sa mga yan. Diyos ko po. Pero wala na po kayong oras, mga kababayan ko. Retsa na balita ni Double J ay ito na po. Medyo lilipat na tayo sa kabila. Sa segment, ang tawag doon. Sa ikalawang yugto ng ating programa. Pero bago tayo umalis dito kay Double J, maganda nga po sa inyo. Maraming salamat sa mga tagasunod ni Double J. Maraming salamat. Dilipat na po tayo doon sa kabila sa Beatwatch ni Romy Tuazo. Inim po muna bago yan. Dito po muna tayo. Ito ang Broad Streamcast Communicators.
ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazo. May mga tawa, pag-usapan naman natin ngayon, mga kaibigan. Ano ba? Ito ang magiging yan, ha? Tingnan, eh. Siyempre, nabalita na po natin, di ba? Ang Commission on Election. Iyan po ngayon ang ating pag-usapan, mga kababayan po. Ano ba? Ano ba ang magiging epekto nito? Yan. Pero, ayan, ha? Tingnan lang natin, mga kaibigan. Isa-isahin po natin, ha? Ano ba ang magiging epekto ng hacking sa COMELEC? Diba, nibalita na na-hack ang Commission on Election yung kanilang mga server. Ito nga, ilang buwan na ba ngayon? Enero, Pebrero, Marso, Abril, apat na buwan na lamang ang nalalabi para sa 2022 election. Sabi nga, nangangamoy na itong halalan na ito. Andyan na. It's just around the corners in English na mga pag-ibisulero. Subalit, bago ang inihintay na halalan, ay may nagkaroon nga ng nakakabahalang report na maaaring mabahiran ng katiwalian ang integridad nitong halalan. Yan. Kanina pa yung kay Double G ngayon. Ito naman tayo ngayon. Ano ba ang sinasabi ng ating mga kababayan? Dahil nga doon sa ito? Sa nangyaring hacking. Ito kaya yan? Yun nga, dapat natin tingnan, ha? Yan. Breaking news. Puro breaking news tayo. Tapos ang breaking news, ano ba kayo? Hindi, tapos na yun. Ayan. Ilipat na tayo sa ating ha? Ayan. Bakit ganun? Hindi umuobra ang ating aparatos ngayon. Ayan. Bakit? Ay, lasos. Ginoo. Ano ba nangyayari dito? Medyo nagkakaroon na naman tayo ng depekto. Epekto nitong ating ating mga aparatos. Hindi yun. Tapos na yun eh. Bakit hindi matapos-tapos yan, ha? Ayan. Kung hindi tayo pwedeng magsawalang kibong tayo, talagang adyan lang tayo eh. Hindi tayo makakapagbago nito. Hindi magbabago ang ating sitwasyon kung hindi tayo magkakaroon ng mananahimik na lang ba tayo, mga kababayan ko? Huwag naman sana, no? Dahil election po ito ang ating pag-uusapan o pinag-uusapan
at hindi pa lang basta-basta eleksyon, hindi po ito eleksyon ng organisasyon, hindi po ito eleksyon ng grupo-grupo, ika nga, eleksyon po ito para sa ating kinabukasan. Tayo po ngayon ay ano ba yun? Teka ha? Ayan. Ang eleksyon natin ngayon ay para sa sambayanan. Sabi ko nga, apat na buwan na lang po ay mag-eleksyon ko at nangangamoy na na eh. Andan na eh. Ano ba yun? Mayo! Mayo! Ano to? May 9! Ano? May 9 ang eleksyon natin. Kaya nga po, ang dati ng mga akahaka, mga kung ano-ano mga naiisip ng taong bayan dahil dyan yung pagkakahak na ito. Ang hacking, ay sabi, meron niyang binabalak. Ha? Ano na yan? Ano mo mga tao yung pag-iisip nila? Kasi nga, matay sa report, noong Lunes, Enero Ajis, araw ng Lunes na tama, iniulat, nagpalabas ng report, itong Manila Bulletin. Na sinasabi, sila yata na una dito eh. Nahack ang mga server ng Commission on Elections na sinasabi, mayroong mahigit na 60 gigabytes. Gigabyte ng mga sensitibong impormasyon ng mga botante na naiulat na na-download. Yan, bakit? Anong kakailanganin dyan, mga kaibigan? Tingnan natin, ha? Ano ba ang inyong, ano ba ang kakailanganin? Bakit? Teka, bakit magkaiba ito? Bakit, yan yun, na? Yan. Bakit kaya kailangan iyak? Mayroon bang plano? Ano ang plano ngayon ng gobyerno natin? Hindi maaayawan pa na, ha? Wala sinasabi kung sino nag-hack nito. Pero, isabihan nito, na-hack ito ang gigabytes, ang mga sensitibong impormasyon ng mga botante. Dito, naiulat na na-download. Siyempre, kaibilang dito yung mga pangalan, apelyido, at personal identification numbers ng mga vote counting machine. Ito na naman tayo, mga kababayan. Kung di ba nagkaroon tayo ng 7 hours glitch dyan at biglang nanalo yung mga si hindi dapat manalo, biglang sumulpot, biglang tumaas ang bilang ng boto. Hindi ba yung katataka? Hindi ba kaduda-duda? Ang problema nga lang, mga kababayan ko, itong mga opposition, walang ginawa. Tinanggap nila. Hindi pa sila nag-isip, mga matataliw yan. Pero mo, mga abogado pa iba dyan, ha? Ano ba nangyari? Bakit ganun? Kayo ba yung nagreklamo? Wala kayo, wala akong nakita ng reklamo. Kaya nakakalungkot. Para bang lumalabas sa akin, ha? Kasi wala akong nakita, wala akong nabasa. Lumalabas sa akin, pinapabayaan mo sila. Nanday man o hindi, o kung ano mangyari doon, pabayaan mo na yan, parang ganun. Pero mo lumabas doon na yung mga tao, mga nag-iisip na doon na hindi naman karapat dapat. Pagdating sa loob ng Senado, nangangapa, nangangamote. Gusto maging senador? Wala akong babagit eh. Bahala kayo kung sino iniisip nyo. Diba? Pati PIN ng mga accounting machine. Nahak nila. Wala sabihin nun, anong gagawin? Kung totoo yan, ano ang gagawin niyan? Pagkatapo o bago mag-eleksyon. Ay, may nagsasabi nga noon, eleksyon na yun eh. Na hindi pa nabibilangan, may report na na ito na yung report. Tapos dinalaw yung chief, microchip, dinalaw kunyari, ay naayos. Ay naayos sa pinalitan. Wala naman nakalagay doon kung ilan, kung sino ang bumoto. Kung anong pangalan ng mga botante na bumoto doon. Basta hindi nalagay lang, number na lang. Ganon mga kababayan, kung number na lang, 5 boto kay ganito, 10 boto kay ganyan, pero wala pa alam kung sino-sino yung mga bumoto.
doon sa machine na yun. Kaya wala tayong magagawa dyan eh. Mga account, mga QR code, wala hindi na nakuha. Iyon ang sinasabi ng bulletin. Ngayon, hindi naman maglalabas ang bulletin niyan kung wala silang pinangawakan. Dahil ako, broadcaster, mamamahayag din ako, hindi ako nare-report na wala akong hawak. Ito ka, kaya ngayon nare-report ko dito. Kanina, kaya sa aking mga nakaraan, ito, may mga record ako, at tinatago ko rito, baka sakali may mag-reklamo, may iharap ako eh. Wala mo, QR code. Nung mga machine na wala, nakuha, na-capture ng guro, na mga Bureau of Canvases, at lahat ng users account ng mga personal ng community. Kung magsasabi, parang gelata na ito lang kailangan natin. Lahat na lang kunin na natin. Diba? Parang yung masaker. Sampatuan. Ang kanilang punter, yan lang si ano lang. Sa mga moderato, si Kalaban. Hindi nga may nalat para walang witness. Pero di ba parang gelata? Kunyari, ganun din dito. Ang kailangan lang dito ng mga botante, QR code ng masin-masin. O, masin-masin eh. Eh, yung counting machine. Itinamay na yung mga record ng lahat ng empleyado para sabihin na hindi halata. Itong mga kaibigan, itong impormasyon na ito ay nagmula sa sinabi nilang white hackers. Ayan ha. Pero, ang nais lamang umano itong white hackers, inamin niya na nais lamang niya isiwalat o tingnan ang kahinaan ng mga server ng community. Ibig sabihin na, bakit kailangan na ganun, di ba? O ang, siguro gusto na sa iparating sa tao, maniniwala kayo na ganyan-ganyan lang niya, mahihina ang server niya, nakako nga eh. Parang ganun, di ba? Inaako na eh. Ibig sabihin nun, mahihina talaga yan. Ibig sabihin, pwede niyang madaya na andun, ito nakikita nitong white hacker na ito, na kayang-kaya dayain ang bilangan. Kaya ngayon pa lang, ang mga tao ngayon na medyo na nababahala na. Bakit ka mo? Parang check na yung mga kalaban. Para check na sila yung mananalo. Ang isa dyan, ang mga paglabag sa omnibus election code na nilabag pero hindi tinignan yung paglabag na yun. Binigyan pa ng pagkakataon kahit paano ngayon ba yung mag-imprinta o bukas. Bukas na ta, mag-imprinta na. Ang mga balot. Ibig sabihin, isasama ang pangalan doon ng kanyang pinatatanggal. Dahil may paglabag na, mga kaibigan, napakaliwanan, hindi na kailangan wag unang rasunan yan. Nilarasunan nila, hindi doon naman sinasabi ng korte, na ganito ba yan. Once ikaw na convict ka, ayaw na yun, huwag na natin bang pinalulusot nyo pa eh. Bakit nyo kailangan ipalusot? Ito na naman, tanong ko na naman. Magkano dahilan? O takot kayo? Sige na. Dahil kilala yung tao niyan. O sabi na natin, kilala yung tao. Pero anong nakikita nyo na wala siyang kasalanan? Doon mismo sa batas, nakalagay na doon. Kahit pag na-convict ka ng kahit anong kaso ng korte, automatic yun, hindi ka nakasali dyan. Pero binibigyan ng pagkakataon ng COMELEC. Dito nga lumalabas na puro kasi mga ano ni Digong ito eh. Na mga appointed o, appointee. Sabi nga nga, meron mo, sasabihin itong nag-hack na ito, eh gusto ko lang naman kasi yung isiwalat eh. Eh paalam sa tao kung gaano kahina itong mga server ng Comely. O diba? Napakaliwanan yan. Mahina ang server kasi nga na-hack. Diba? Isipin na lang ninyo mga kababayan ko, na matataranta ang Comely dahil sa ganito mga explosive report, matataranta dapat sila, dapat matataranta sila. Sa sinasabing katulad ito ng paglabag sa mga data na nangyari noong 2016. Wala pang dalawang buwan bago ang presidential elections. O saan? Dito. Nakompromiso ang personal information ng mahigit na 55 million
na rehistradong botante. Bakit? Kaya nga eh, yan ang ito, ganito yan eh. Ang mga Pilipino kasi naman ngayon, hindi sila ganun ka-well-versed ng mga dayaan. Hindi sila bukas ano eh, mandadaya ka. May mga parang mga ano yan eh, mga palusot eh. Ako may pera ako. Babayaran ko yung mga survey na yan. Sige, ilang milyon, magaya milyon, 2 milyon, 5 milyon, sige. I-survey nyo na mananalo ako na nakalaigan. Ako nang una. Di okay na. Ang mga tao kasi, ano sa kanila, iba niyo wala sa kanila, ay nanalo, ay, ano pala ito eh, nanununa pala si ganito dyan eh. O ganyan na, ito na lang ibuboto ko. Pero, pagdating ng eleksyon, pwede siya mandaya. Bakit? Bakit siya pwede mandaya? Irarason niya. Anong rason niya? Nanguna kasi ako sa survey. Di ba? At nangunguna ako sa survey, paano ako mandadaya? O, paano daw siya mandadaya, nangunguna sa survey? Pero, tingnan mo sino nag-survey yan. Bayarin. Asa na ngayon mga nag-survey-survey niya? Wala na. O, pero hindi ko sinasabi lahat. Mayroong mga survey na nagpapabayad dahil malalaking bayaran. O, mandaya ako? Sige, pwede na tayo mandaya kasi nangunguna tayo. E, sabi nga ni Justice Carter, eh, kung ganyan na ganyan lang, huwag na tayo mag-eleksyon. Mag-survey na lang tayo. E siyempre, kung sino mag-survey, sino magbabayad, panalo, natural yun. Di ba? E dito lang nasa atin ngayon eh. Palata naman kung sino nangunguna eh. O, eh, pinangunguna ng isang survey company. Nagsasurvey sila. Nangunguna itong isa. Sa kabila naman, yung mga sabihin natin, yung talagang matitino. Ha? Matitino ha. Eh, sa magyaryo, mga ganyan. Kasi sila, hindi sila nagtatao-tao. Hindi sila, sinasabi, nagbabahay-bahay para mag-survey. Sila hindi, kung sino tumatawag sa kanila, iyon ang kanilang sinasurvey. Hindi na kailangan pumunta ka pa sa bahay ni ganito, sa isang barangay, para mag-survey ka kung sino ang Pilipino na kandidato. Yung mga ganyan, radio, may TV, mayroon namang ano, mga dyaryo, ang tumatawag sa kanila. Pero, mayroon pa rin dyan. Pwede mong utusan, bayaran ng mga tao na tumawag, gamitin mong pangalan mo ganito, bibigyan ka ng mga SIM card para hindi mabasa na ganito, ito pa rin ng ganito, isang SIM card lang ang ganit. Hindi po ganun. Mayroon din ganyan. Pero, karamihan sa sinasabi na ginagawa niyang hindi nagbabahay-bahay. So, sasabi nila, hindi sila nagdadaya. Unlike sa mga nagbabahay-bahay, sabihin, ay, 90% si ganitong nangunguna. Ilan ang tinanong? 1,000. Wala pa 1,000 eh. O, ilang milyon ang Pilipinas? Mahigit 100,000,000 ng mga residente. Baka Metro Manila lang yan. Tapos sasabihin nyo, nung lumabas ng magandang resulta niya, sa buong mundo yan, siya nangunguna dito. Huwag natin maglupuan dyan. Hindi rin naman tayo tanga. Alam ko, tinatanga mo kami. I'm sorry doon sa mga naniniwala. Siguro nga. Sina, kung dito, sabi nga nila, na-compromiso dito sa ginawa nitong pag-ahat. Sabi nga noong 2016, di ba na-compromiso dyan? Na-compromiso ang personal information ng 55 million na mga rehistradong botante. Ang nasa likod ng tinuguri ang Kumilik ay umamin na na-hijack ang website at sinabi ito pareho kasi isiniwalat o in-expose nito kung gaano kahina paano, ngayon na naman nangyari na naman ngayon, di ba? Na-hack na naman. Sabi sabihin, noong 2016 pa lang ganito na kahina ang server ng Commission on Election. Pero mahahak ka ba naman eh? Sabagay, kung matino, kung magagaling ang nag-ahak, yung Amerika kasi ay inanahak eh. Di ba yung I love you virus? Kung matatanda niyo, ganyan din. Magagaling yung mga yan. Parang ganun din. Sinay lang nag-hack noon sa US, yung CIA. White House ba yun? Sabi yata yung White House, o yung Pentagon. Sinay lang niya. Gumana. Pwede pala. O sige, na-hack din.
i-alam, dito, mas lalo kung mahina ang Amerika, mas mahina ang Pilipinas. Lalo itong commission ng eleksyon. Pero, ito nga sabi nga nito, ito nag-gak ng ito ng website, pareho ng alos, pareho ng rason eh. Dito, nakita kung gaano kahina. Yun na lang, si Dinimanda, sinabi ng nag-gak ng rason niya, gusto lang niya ipakita ganito. Pinang walang sala ng Regional Trial Court noong Pebrero, noong 2020. Wala. Wala, walang kaso, di ba? Kasi korte na nagpawalan sala dito. Kaya alam ko, hindi ko alam kung binigyan ng unang utos ang korte sa pumilit na ayusin nyo. Di ba? Kasi nakitaan, mahina ang server ninyo. Eh, lalo pa ngayon. Ayan, hawak na ng inchik ang mga counting machine. Voting counting machine. Mamano mangyayari yan? Sino si Dennis Puy na may hawak ngayon na nakakuha ng kontrata? Puro incheck mga kababayan ko. O, sino si Dennis Puy? Tingnan yung mga kaibigan ko. Ngayon, sa kanilang sa pagbibigay nilang mga strategy, eh biglang nag-ano? Eh, na-close na. Ito ngayon, ano nangyari? Wala silang presidential bet, pero ayan, mag-isip kayo kung bakit nagkaganon. Imposible na walang kandidato yung PDP laban. Pero ganito, sa kabila na nakarang pangyayari, itong mga official ng COMELEC, agad, ang bilis nilang itinanggi na itong nasabing hacking report ng bulletin fake. At ipinipilit, dito pinipilit talaga na fake ito ng mga official ng COMELEC. At dito pinagdududahan ang hindi tamang report na sinasabi ng yung report na sinasabi ng Manila Bulletin, fake daw yun. Dito pinagdududahan ng mga COMELEC. Siyempre, ang sabi ko kanina, hindi naman gaganon. Hindi ko na pinagtatanggol ang bulletin. Siyempre, bilang naandyan ako sa loob ng mamamahayag ng media, alam ko rin yung patakaranggan. Ang bulletin, bago mag-report yan, bago maglabas yan, mayroon niyang editor. Dahil ako naging editor din ako sa radyo nga lang. Desk editor ako. Yung mga reporter namin noon, magbibigay ng news. Ito yung aking lead. Yung lead ko. Teka, sa ano yan? Ganito ganyan. Saan yan? Asan yung ano natin? Meron ba tayo yan pinangawakan? Ganito ganyan. Pag sinabi niyan, meron, kailangan ganito pa. Tatawa. Hindi ako nagdududa. Kaya lang, gusto ko lang makasiguro na hindi kami malalagay sa alanganin. Tatawagan ko ngayon. Dahil ganyan naman ang ginagawa ko dati. Tatawagan ko ngayon yung naka-involved doon sa report. Siyempre, tatanggi yun. Ang tatawagan ko sa susunod, yung tao, yung pangalawa, para malaman natin, yung sabi ng kalaban, kasi kaso yan eh. Ang pangalawa ang tatawagan ko. Iyon, doon ko makukumpirma ngayon, o sige, tatay ko na yan sa computer, babasahin na ngayon ng anchor. Ganyan ang sitwasyon dyan. Ganon din sa dyaryo, ipapasa yan ng reporter, i-check yan, isa-isa yan, yun ang editor. Ini-edit, anong malisali, mga sinasabi, spelling, kasi babasahin ng taong bayan yan, spelling, paano niya i-deliver ang kanyang report. At the same time, kung mayroon papeles o dokumento dito sa report, sa bago ipalabas yan, ganyan mga kababayan. Kung tapos sasabihin ng COMELEC, fake, paano niya nalaman na fake? Hindi naman mag-report ang bulletin ng ganun-ganun na lang, di ba? National circulation yun. Bakit mong sasabihin na fake yan? Paano na rin na siguro na fake yan? Hindi nangyari na ngayon noon. Hindi naman sinasabi na ito eh. Siguro, kunyari, mga ganun. Hindi sigurado. Eh, sinasabi mismo na ha? Ngayon, pwede rin sabihin nila,
gusto lang ulitin na baka mangyari. Pwede rin yun, mga kababayan ko. Pero, aywan ko, ano ang nangyari dyan? Ito ba? Alan? Pinagdudahan itong mga na hindi tamang report kasi nasabi ng bulletin niya. Sabi ko kanya, batay sa sagot ng sumagot kasi ang information chief ng COMELEC na Chairman Sheriff Aguac din, Sheriff Abbas din. Ang PIN daw ng password ng VCM e-voting counting machine ay hindi mananakaw. Yan, tiniyak niya lang ha. Ay hindi mananakaw dahil hindi pa ito kasama sa sistema. Ibig sabihin, hindi pa sinasama sa sistema. Kaya, dito pinagdudaan nila ang katotohanan dito sinasabing hacking report. Nagduda na sila kung ano mga sinasabi na. At ito pa, nagsabi rin ang National Bureau of Investigation noong Sabado rin, a 15. Ito sabi na wala namang magpapatunay na nagkaroon nga ng hacking matapos ang ginawa nilang inspector sa bodega ng COMELEC doon sa Laguna. Okay, pero may kasunod yun. Sabi niya, hindi umano ito sapat na bilang tugon. Hindi ito sapat sa duda na nagkaroon ng insidente ng hacking. Ayan. Eh, bakit hindi na-inspection mabuti ng NBI, di ba? Sabi nyo, wala sila nakita na nagkaroon ng hacking. Pero sila rin na nagsabi, hindi ito sapat bilang tugon. Na sa duda, na malamang karang ng insidente ng hacking. Siyempre, alam na natin, hindi mo maiwasan na hindi mag-isip ang tao. Dahil sa mga nakaraan niya, sinasabi 2016, at itong senatorial election na nakaraan, di ba? Kayo ba'y naniniwala doon sa election? Nung nare-report, naggagawa ko ng report dyan noon, itong election noon ng senatorial, bakit walang ano? Bakit tininto, tigil? Bakit tinigil? Nanduda ng tao. Kasi noon, itong mga pinanalo nila, pinanalo. Wala yung pangalan, hindi kasama doon sa umaarangkada ang boto. Siguro, nakita nila, eka muna, hindi ba hindi kami kasama dyan, ito ganyan. Hinto muna yan. O, siyempre, hinto muna, sumunod ng COMELEC. Pag hinto ng COMELEC, okay, 7 hours. Wala mo nang maglalabas. Kasi ayusin kung ano mga... Pero mo, sa kasagsagan ng bilangan, aayusin mo? Hindi ka ba magdududa dyan? Mas lalo pang lumakas ang pagdududa ng pagbukas uli ng bilangan, aandun na yung mga hindi na kasama sa ilalim, nasa ilalim, aandun na, nangunguna na. Oh, hindi ba yung ano? Hindi ba yung wala kang maiisip dyan? Ako nag-isip na kagad ako, hindi ko na tinuloy. Paggawa ng report, huwag na, ayaw ko na. Lulukuhan na ito eh. Unang-una, itong mga kumandidato na ito, hindi ito kilala. O kilala kayo, nakakalyado kayo. Kaalyado kayo ng nasa ano, nasa kapangyarihan. Pero hindi ito dahilan para hindi mag-isip ang tao. Kasi nga po, ganyan na naman. Kaya ito na naman tayo. Nung manalo ang administrasyon ito, pulling away. Ibig sabihin nun, didikit ako rito. Sigurado yan kasi maraming naman. Ito ang tawag doon. Ano ako dito, sigurado na ako dito. Pero yung mga tao, hindi. Tignan niyo ang boto. Parang ngayon sa election ngayon ha, sinasabi ng iba, huwag tayo magdepende sa survey na yan. Huwag tayong dumepende kung sino sinasandalan itong kandidato. Hintayin natin ang talaga magdidesisyon pa dyan yung mga botante. Iyon na nga ang nangyari. Nangyari yung 7-hour glitch. May ginawa ba mga opposition? Hindi ba nagtaka ang mga opposition? Hindi ba siguro kayo taka? Dati kasama ka doon. Bigla ka nawala kasi pumasok itong ito. After ng 7 hours glitch. Ang sinasabi, bakit tuminto? Dapat yun pala, magtaka na kayo, bakit tininto? Sa kasagsagan ng bilangan. Ngayon lang nangyayari yan.
Kung may mangyari mang ganyan sa mga presinto, hindi ang buong komisyon. Nasira. Pinainaayos na inaayos. O pinalitan lang ng chips. Yung chip na yun, doon na yung resulta. O, diba? Paglabas, yun na. Tapos, ang kaso. Biglang senador. Ayay, palapakan. Senador na ako. Yay, senador na ako. Pagdating na ng balitaktakan na, wala may sagot. Ano mo sinasabi? Ano sinasabi? Ano sasagot ko? Ano sasagot ko? Mga ganun. Nakakaya. Mag-senador pa kayo. Ang habol nilang kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan yung sinasabi nyo yan, wala yan. Nakatanim na sa utak ng tao yan. Tingnan natin. Ngayon, baka mamaya, hindi lang 7-hour glitch yan, baka isang araw glitch yan, one day. 24 hours glitch yan. Baka sabihin, top-notcher kayo. Kaya nga po eh, dito, kaya nga dito sa nang sabi natin, nagkaroon tuloy ng pangamba ang ilang grupo ang maaaring gawin, gagamitin ito kasangkapan eh. In pandemya, gagamitin lahat naman eh, pati sa negosyo, sa pangungurakot, eh hindi naman eh, open secret na po yan eh. Sasabi niya, wala ka naman ebidensya. Hindi na kailangan ebidensya, ayan na oh, makikita na. Kaninong pinagbibigay yung mga tawag doon, mga kontrata na bilyon-bilyon. Well, hindi na kailangan, mga pangamba ng taong bayan, ito na, na maaaring kasangkapan, gawing kasangkapan ang pandemya bilang palusot sa no election scenario. Ayan na, kumbaga sa ano, nag-iisip na ang tao eh. Hindi kagaya noon eh. Bali-bali tayo mo ng eleksyon, ganyan-ganyan na, chismis lang yun. Hindi yung parang, ang tingin nila, parang hindi na chismis eh. Parang naandun na ang katotohanan. Pero ba walang eleksyon? Bakit? Pandemya ka, pandemic tayo. Ayun, kagaya ngayon, ito sinasabi ko ha, kanina na, tumataas ang bilang, kailangan mo pumakuna kayo, kailangan ma-restrict kayo. Allah, papunta na yan sa no eleksyon. Sa isip lang yan, huwag sana mangyayari yan. Hindi mo maiwasan sa mga tao na mag-isip ng ganyan dahil ayaw bumaba sa pwesto. Ayaw maiwanan o ayaw ibigay sa iba na magaling o talagang naglilingkod sa bayan, hindi nangungurakot. Ganyan mga kababayan po, nagiging senaryo ngayon. Dahil sa pandemya, gagamitin nyo na para maging mawala eleksyon. O sige, restrict kami lahat ng mga botante rito. Kasi kaya nga noon eh, ito, babanggitin ko si Pangulong Duterte noon, nagsalita, nagsabi niya, ang minarningan niya mga militar noon, huwag kayo magtatangka, magkudeta, tatawagin ko ang mga inchik. O, di ba? Tatawagin ko ang army, ang mga Chinese militar. Ano ba, tama ba yun? Yan yan, hindi ano yan. Si Pangulong Duterte mismo nang sabi niya noon. Ngayon, ito naman ngayon. No election scenario. Matindi ito mga kababayan ko. Kasi pag nawala tayong election, automatic yung mananatili sila sa pwesto. Dito sinasabing malalaking pagtitipo ng mga botante, mga watcher at mga election officials, malamang na labagin ang COVID-19 protocols at magkalat ng virus. Ito ngayon, isa yan sa mga tinitingnan. Malamang na ito magagawing rason. Yung pag-iipon-ipon ng mga botante o mga watchers, siyempre magkakadikit-dikit na yan. Para daw magmakahawa, kaya walang eleksyon. Kasi sigurado yun. Mag-iipon-ipon yan sa loob ng presente. Mayroon pang ang faksyon ng Malacanang sa Pilipilapan ito. Itong party nila, Pilipilapan party. Ito'y pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, mga kababayan ko. Alam niyo po ba, di ba, na ibalita na rin yun? Alam niyo yan siguro na itong faksyon ni Cusi
humiling sa COMELE na muling buksan ang pagpa-file ng certificate ng candidacy. Diba? Ngayon lang nangyayari yan, mga kababayan ko, sa tinagal-tagal ko bumuboto dito. Wala po akong namabalita na ganyan after ng filing ng candidacy ng COC. May hihiling, buksan uli. Wala ganyan, mga kababayan ko. Walang ganyan na mga senaryo na may hihiling na muling buksan. Bakit? Kayo ba'y ang tingin nyo kayo ang Diyos? Kung ano masabi nyo, totoo, magagawa? Huwag naman. Ang kabutihan panan lang dito, tinanggihan, nagkaisa. Nagkaisa ang mga commissioner na tanggihan itong kahilingan ni Pusti. Eh talaga nga naman eh. Kung titingnan nyo, hindi na dapat itong pagbibigyan kasi lukuhan na ito eh. Sabi nila, ang tagal-tagal nila, di ba? Ang nagkaroon kasi kayo ng mga senaryo, mga paikot-ikot, kung anong ginagawa nyo sa nilalaro-laro nyo, ginagawa nyo sarsuela ang eleksyon, si ganito ay kandidato for president, at the end of the day, masasabi, ay hindi po, nag-resign na po ako kasi nga po, tatakbo ako sa ibang posisyon, hanggang ngayon sa national pa natatakbo. Di ba? Yung mga pag-uusap niyong ganyan, tapos sasabihin niyo ngayon, buksan uli. Kasi walang presidency, walang presidential bet ang PDP laban. Sabi ko nga, nagkaisa ang mga commissioner na ibasura itong petition ng PDP laban ni Kusi. Kahit nangangahulugan ito ng ang ruling party ay walang kandidato sa pagkapangulo at vice-presidente, nang magtapos ang filing noong November 8. Siguro, isip nito si Kusi na si Tanimbala, sinasabi niya, malakas kami nasa gobyerno, hindi kami po pwede, kailangan pagbibigyan kami yan pag nag-request kami. O yun, ano nangyari? Wala. Ewan ko lang kung magbabago pag susunayan mga kababayan ko. Ito pa, isang resolusyon sa House of Representatives na final noong January 1, yes, ng kapartido ni Kusi na si Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. Siyempre sila eh. Ayaw na talaga umalis sa sinasabi ko kanini. Ayaw na magsialisan. Gusto habang buhay sila nakaupo dyan, mga kababayan ko. Itong si Congressman Gonzales, ito'y hiniling sa House of Representatives na mag-convene bilang Constituent Assembly. Bakit? Bakit niya ito hiniling? Sabi ko nga, ayaw umalis eh. Upang baguhin ang konstitusyon. Ayan, yan na naman tayo. Sa lahat, mag-actor kay Cory, ang dami sinasabi, babaguhin, walang gumayaw dyan. Hindi ginalaw ang 1987 Constitution. Wala kasi, hindi kasi demonyo ang utak. Ayaw umalis. Huwag niyong sabihin na bakit hindi nyo iniisip noong pa? May nag-isip doon, oo, pero hindi ganun kapopular. Hindi kagaya ngayon na kulang na lang, oo, ito na sige, gawin na natin. Ganun eh. Noon nire-request, ang tawag doon eh. Inihiling lang, kinirequest lang, pero hindi siya hindi nagkaganon. Ang daming gustong magbago ng konstitusyon. Lalo yung mga taong talagang pagsiservisyo ang kailangan. Ito hindi. Kagahaman na sa pwesto ito. Baguhin ang konstitusyon, bakit? Para palawigin ang termino ng Pangulo sa 5 years. 5 years, yan. Kasi 6 years ang Pangulo ngayon, yan. 5 years, pero pwede pang kumandidato uli. Ngayon naman 6 years, pero hindi na sa pwede kumandidato. Hanggang 6 years lang talaga. Ito hinihiling 5 years. Pero, pwede pa sa kumandidato uli ng pagiging pangulo. Ayan, mga kaibigan ko. Ayaw kasi pag itong 5 years, after ng 5 years, magkakandidato siya uli, siyempre, mga nakakatiyak ka na dyan kasi hawak mo ang makinarya eh. Ikaw pa rin ang pipiliin,
At the same time, itong mga alipores mo, mga sip-sip sa'yo, hindi ba alis yan? Aandyan pa rin sila. Napakasimple isipin. Para lang 1 plus 1 yan eh. Diba? Ikiikasay ba na iba? Hindi ko alam, mga abogado naman, nabububo kasi ganitong sitwasyon. Kasi na, kaya doon. Oo lang ang uusin eh. Maganda yan. Dito ganyan. Hindi tayo maaalis dito eh. Ito, tulad itong sabi natin, galaw ng mga partido ni Duterte na paluwigin ang kanyang termino at yung ibang kasalukuyang mga opisyal kasi nais dito ng walang halalan, walang ganang eleksyon. Hindi ito makakatulong, mga kababayan. Tandaan niyo po, hindi ito makakatulong sa gitna ng isyo ng pagputol nitong tatlong opisyal. Yan. Tumutol itong tatlong opisyal, sabi niya, ayaw niya itong opisyal ng COMELEC. So, kabilang dito, yung chairman nila. Diba? Chairman nila, magre-retiro rin sa susunod na buwan. Kaya ayaw na nila. Bago ang halalan, bago ang mahalagang halalan, magre-retiro na ito si Abbas at ang commissioner na sina Rowena Guanzon at Antonio Co. Jr. Sila ay magre-retiro na sa Pebrero a dos na kumapit na. Ilang araw na lang na sabi na nag-iisip ang mamamayan. Gusto na magkakaroon. Marami pong pasataisipan ng ating mga kababayan na sa ipapalit, papalit sa kanila. Paano na nga ba at gaano na ang usaan ng inyong loyalty at katapatan? Ito ba'y nasa trabaho mo na maaaring masubukan ng sabihin na natin, matinding partisan eh. Saan ka ba? Sa partido mo o sa nag-appoint sa'yo? Doon ba ang iyong loyalty o sa taong bayan? O doon sa trabaho mo? Dito, na, kaya nga mga kaibigan, na ako nag-iisip din ako eh. Kasi lahat ng mga nasa COMELEC ngayon, appointed ni Duterte, okay. Appointed ni Duterte, mga taga-saan yan, Mindanao. O, ano ibig sabihin nun? Ngayon, kung si Duterte mag-appoint ng presidente, papalit doon sa tatlo, hindi porket ito kapartido ko, ito ay kababayan ko, ito ay kapitbahay ko, ito ay utusan ko, ito ay alalay ko, ilalagay ko dyan. Hindi ganun. Tingnan mo ang integridad ng isang tao. Kaya ba niya? Marunong ba yan? Makapag-upo dyan, sunod-sunuran lang sa'yo. Ganyan ang nangyayari, mga kaibigan ko. Hindi yung papasubalian natin na ganyan nga ang nangyayari. Matinding partisan karakter ng halalan sa Pilipinas. Dito na ang kinamakikita. Asan ka ba? Pagdating ng halalan, para ka ba sa kapakanan ng eleksyon o para sa isang kandidato? Kayo ang may hawak. Kayo na sa COMELEC. Kayo ang kumbaga sa ano eh. Kahit gustuhin man ng taong bayan, kung mananipula nyo, kayo pa rin ang masusunod. Ngayon, kung para sa integridad mo, ay ayoko ng ganun kasi taong bayan ang ganito ganyan. O, manalo ang taong bayan, so be it. Pero pag bumoto at boto ng taong bayan, at ang kakampi mo, ang iyong pinagpipitagan ay hindi binoto ng bayan, pwede mo baliktarin. Pwede mong ikutin. COMELEC ka! O, ilan pa ba pangyayari dyan? Sa panahon ni Duterte? Sige na, mayroon ba? Kayo mo sasabi niya kung mayroon. Dito ka, ano ba ka hindi itong pressure ng katotohanan o pagkanto? Pag-isip na. Kung kaya nilang magtiis, titiisin nila. Sa doon, kaya nilang magtiis doon sa kanilang appointed power. Tiisin? Anong tiis? Sumunod na sumunod? Bow ng bow? Luhod ng luhod? O kukontrahin mo? Dahil ang iniisip mo para sa bayan, ang iniisip mo, yung integridad ng komisyon. Integridad ng tanggapan. Kung ikaw susunod na sunod lang dyan, ikaw ang sisira dyan.
Kaya nga, ang tayo ngayon eh, parang wala nang ka... Pag sinabi ng administrasyon, ito, sunod. Eh, yun ang mangyayari. Ganyan na, ganyan na. Hindi pa ba, hindi po ba ngayon yan? Nakikita na? Inuutos si Duterte na ganito, ganyan. Wala sa konstitusyon, wala sa batas. Nilalabag ang mga karapatan pantao. Ang managsasabi yan, hindi lang si Juan de la Cruz, hindi lang si Mang Pedro, o sino man yan, si Mang Sator dyan sa tabi-tabi namin. Hindi yan magsasabi. Yung mga nakakaalam, yung mga may isip, hindi lang isip, talagang may karapatan na magsalita. Hindi lang, imbis ang matanggapan pa ng gobyerno nagsasabi, walang batas na ganyan. DOJ. Ang PAW ngayon, nagsalita na ang PAW. Iyambay, hindi nyo ba nakikita kung paano labagin ang batas? Iulitin ko na naman. Pag hindi kayo nagpabakuna, kakasuan, uhulihin kayo, ikukulong kayo, asan yan? May batas ba? Kaya nga, ang tanong ni Pao Chief, pag ako ba hindi nagpabakuna, nakagawa ba ako ng krimen? Krimen ba ang hindi pagpapabakuna? Maliwanag yan, mga kababayan. Kuti kayo ah. Kung krimen para sa gobyerno, krimen yan. Pero meron tayong batas na hindi sinusunod. Nababali ang batas. Nababali, wala. Totoo pa yan. Ngayon, ang eleksyon nanawagan. Sa eleksyon, ang mga nagbabantay ng maliwanag o malino na proseso sa pagpili ng bagong commissioner. Diba? Dapat kung pipili ka ng maliwanag, tama ang proseso. Sabi ko nga kanina, hindi yan utusan ko, hindi yan janitor ko. Ano ko yan, tawag doon eh. Sincere yan sa aking paglilingkod, kaya ilalagay ko siya, gagandihin pala ang mga sa ikaw, commissioner ka. Mga kababayan ko, huwag naman sanang ganun, di ko ba? What is, na ano na yan eh. Tawag doon eh, proven na yan. Pag upo ni Duterte, maraming mga senior officer pa, hindi nilaktawan, nilaktawan ni Bato. Bakit? Si Bato ay dating chief ang pulis ng Davao City. Although star general na siya doon, may star na siya. Kaya nga, ang qualified na maging chief ang pulis, ang tawag doon, PNP chief, kailangan ikaw ay one star general. O sige, qualified niya si Bato. Pero how about yung mga nauna sa kanya? Mayroon pa mga senior na nagretiro na lahat-lahat. Wala, no? Lahat-lahat ng mga polis, lahat ng mga generals, ay pangarap nila na maging chief of police o maging PNP chief. Sabagay, nasa pangulo yan. Yun ang sinasabi. Dahil nga ito si Bato, masugid o sabihin, masunuring alalay ni Duterte, inilagay bilang chief ng PNP. Ang minsan nga, ewan ko kung nasa huwisyo rin itong si Bato, hanggang naging senador, ano nangyari? Nagiging kengkoy lang siya. Diba? Nakakalungkot. Ito nga, sabi nga dito, nababahala ang taong bayan. Kung paano nila isipin ngayon, sino ba ipapalit dito? Nababahala na rin itong grupong kontradaya. May grupo kasi kontradaya. At isang bayan tungkol kay Duterte dahil ito nga ay may full control sa election body o sa kumilig. Sabi nga kanina na ang mga commissioner ay siya ang nagtatalaga. Okay. Talagang iyan ang nasa batas. Ang presidente magtatalaga. Pero huwag naman yung itatalaga mo doon, dahil nga kakampi mo, dahil yan ay masulit, pinagkakatiwalaan ba? Hindi yan kagaya ng PNP o na militar na pinagkakatiwalaan mo. Kasi yun ang magiging tagapagtanggol. Dito ka ma, talaga pwede ka dumepende ron. Pero pagdating sa COMELEC, sa Supreme Court, alam mo naman na dyan ay magkakaroon ng pagtatalo-talo dyan. COMELEC na lang. May makikita mo sino gusto mong papanalunin. Ganon mga kababayan ko. Hindi ko sa sinasabi na ganyan nga ang mangyayari. Pero hindi natin maalis ng utang na loob.
utang na buot. Ika nga sabi ng mga uray. Utang na buot. Kaya nga ang tanong dito, kaya mo ba magtiis? O kaya mo tiisin ang appointed power kung sino nag-appoint sa'yo? Paano pagtitiis? Kaya mong tiisin kapalan ang mukha mo na sundin ang kanyang kagustuhan para manalo ay ganito sa ganyan. Hindi malayo mangyari yan. O kaya mo siyang tiisin na hindi sundin para sa bayan? Dalawa yun. Titiisin mo siya? Pagtitiisan ko na lang ito. Kasi naman nag-appoint sa akin. Sige, ang susundan ako na sundan. Ano gusto mo sa ganito? Ano, sir? O, patalo na sa ganito. O, sige, bukas pa nari yan. Diba? Ganyan ang nangyari nung nakaraang alalan kay Pangulong Arroyo. Diba? Napakaliwanag. Nasa media. Nasa mga... May mga recorder. Hello, Garci! Diba? Meron ganun. O, sino si Garciliano? Pakuhan ni Duterte, ni Arroyo, na inilagay sa Comelec. O, diba? Ganyan mga kababayan. Eh, gusto ko manalo ako, ganito ganyan. Doon sa lugar na yan, kailangan panalo ko. Saan mahina? Mahina ako doon. Doon, siguraduhin mo na mananalo ko. Hello, Garci! Yan ang ganyan, diba? Eh, maraming pamamaraan, pandaraya. Kasi vote buying, pandaraya na rin yan eh. Diba? Kaya nga, ang Pangulo, ang Vice President Leni Robredo, iniiwasan na nila yung palugaw-lugaw. Kasi lumalabas yun, ang palugaw-lugaw, parang binibili mo na rin sila. Imbes na sasabihin mo, pagtulong ito sa mga nagugutom, hindi mo mayaalis na hindi mag-isip. Ay, inaano mo eh. Parang, binibili mo na rin sila ang kanilang boto kanyan sa pamamagitan ng pagpapakain dyan. Si Pacquiao. Di ba nakikita naman, namimigay ng 100,000, 1,000, ganyan na, nakapila sila. Iyon po ay vote buying na po. Kaya sa bagay, hindi pa naman election period, di ba nga? Kaya ngayon, election period na, itigil na lahat yan. Wala na dapat yan. Kasi sigurado, vote buying na yan. Maliwanag na maliwanag. Ito, lahat ng mga pagbabago ito ay nangangailangan din ng pagmamatyag ng publiko. Titingnan dito ng publiko na ang hudyat ay manggagaling sa Comelec. Totoo yan? O paano? Sa pinag-isang pahayag, ipinanawagan ng Participate PS Group ito. Coalition to, mga kababayan ko ha. Participate PS. Koalisyon na maging aktibo o paigtingin pa ang panel ng mga botante sa pagpili ng bagong Comelec Commissioner. Kailangan, papagbatsyag tayo. Paigtingin natin ang ating pagtingin dyan, pagmamatyag, upang matiyak na ang susunod na mga opisyal ay tapat. Tapat sila sa pagpapanatili ng political independence ng Comelec at tiyakin ang integridad ng mga halalan. Diba? Kailangan tiyakin itong ating ibibigay, ilalagay dyan, na ang integridad, walang dayaan, walang glitch dyan, walang anuman dyan, anomalya sa sa halalan. Sabi niya, kalabisan na ba nahilingin sa Comelec na pangunahan itong hakbang? Ito ba talaga sa atin? Pwede natin tanong yung sarili natin. Ang Comelec, sir, ma'am, kalabisan na po ba? Nahilingin namin sa inyo na pangunahan nyo itong hakbang sa pamamagitan ng, ang sabi natin, bukas sila. Sige, asama kayo, pagsusuriin natin, pagsusuriin ng maigting na pagbabantay. Sige, okay lang, sama-sama tayo, di ba? Bukas sila. Pagmamatyag sa kanilang pagtugon, dito, sa sinasabing aking report. Sige lang, magbuka. Sabihin nyo lahat-lahat. Kaso, inunahan na kagad. Ang bilis nila nagsalita. Ah, wala yan. Fake news yan. Akray, naku, agad. Agad nag-report. Paano laman ang fake news yan? Kasi kayo may gawa. Wala, mayroon bang krimina na umamin? Sige nga. Kahit sa ordinaryong krimen.
dito nga ang dami diyan eh, mga naranasan ko sa mga kasi may nagko-cover ako ng mga ganitong may patayan, bubugan man. Tatalo na, wala, hindi ko po ginagawa yan. Dito, ganyan. Itinuturo na siya ngayon ng ang pinakabuhay na suspect, witness, yung biktima. Kung sa patayan naman, pinatay mo yung barilin mo para mapatay, inabuhay. Iyon ang buhay na saksi. Iyon ang magtuturo na ikaw. Eh, tapos na usapan doon. Diba? Wala na tayo pag-usapan doon eh. Nabuhay yung biktima eh. Diba? Ito. Ano ba kandidat ng eleksyon? Sino ang magtitingin? Hindi ang taong bayan, mga kaibigan ko. Hindi ang taong bayan ang magbibigay o magsusulong ng credibility itong alala. Ganun din, masuriin mabuti natin, mga kaibigan ko, ang mahigpit upang maprotektahan ang mga data record at ang automated system na hilingin ang payo ng mga eksperto kung paano ang ibang bansa ay nagagawa ang kanilang security system. Yan. Pero ay, may one isang kandidato na nagsalita na ang nakataya dito sa Lalan ay ang kagustuhan ng sambayanan. Which is true. Tama po yun. Ang kagustuhan ng taubayan, hindi kagustuhan ng Pangulo, hindi kagustuhan ng chairman ng Commission on Election, hindi kagustuhan ng mga commissioner. Taumbayan po. Ito ang kagustuhan ng taong bayan na dapat sundin. Ang paninindigan nito ay matiyak sa darating na halalan, na patas, tapat, at may kredibilidad na ang resulta ay hindi dapat pagtalunan pa o pagdudahan. Dahil ito ang mandato ng upholding upang matiyak na malinis ang darating na halalan. Yan. Kaya nga po, kung tayo ay nag-iisip, tumulong tayo. Tayo mismo, nag-iisip tayo para sa kapakanan ng bayan, isipin natin, ano ba may tutulong ko dyan? Diba? Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang nakataya dyan, hindi yung kagustuhan niya ng ibang tao, ng mga opisyal. Ito'y nakataya dyan, ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya nga po, sila ang pipili. Sila ang maglalagay. Dahil itong mga kandidato ito, nag-a-apply po ito sa atin ng trabaho. Tayo ngayon ang boss nila. Kaya lang, pag nanalo na, sila na mari. Hindi na sila. Ganyan na nangyayari sa atin ngayon dito. Nag-a-apply sila, sila ang boss. Tayo ang boss. Pero pag nanalo na, sila na mari. Napakaano, di ba? Nakakalito, nakakaasar, nakakainis, lahat na. Nag-a-apply pa lang, kamay dito, kamay doon, kahit mabaho ang tao, sige, yayakapin, ganyan-ganyan. Kasi, kandidato eh. Saan ba ako nakakita ng sa mga squatters, sa mga sabihin na natin, hindi ko naman minamalito, may mga tao doon, siyempre, yung mga bata, karga-karga yung bata, kahit maaang amoy, iba yung amoy, kakargay ng kandidato. Yan. May isa pa ako nakita dyan. Kandidato, babae. Kumandidato, kamay siya ng kamay. Kung sino kinakamay yan? Pagpasok sa kotse, nagugas ng alcohol. Wala pang pandemya noon. Wala pang mga virus-virus noon na sinasabi natin na delikado. Ganyan ang nangyayari sa ganyan. Ang pagkaharap mo yung taong bayan, wow, ang bait mo, ito ganyan. Kukunin ko, susungkitin ko ang buwan at mga bituin para ialay sa inyo. Pag nakaupo na, nanalo na. Bago ka makapasok sa opisina, daan ka muna sa ganito, magpa-schedule ka muna sa ganon. Ay sus, Ginoo, ambot. Bahala kayo ko. Kung kayo ay hindi pa rin matututo sa ating mga kababayan, ano lang po, advice ko lang po, mag-isip na po tayo dahil tayo ang nahihirapan at tayo ang apektado diyan sa kanyang mga ganyang mga sitwasyon. So, wala na po tayong oras. Sige po, bago tayo magpaalam, siyempre, bawat pagpapaalam natin, ito muna ang ating dapat iparinig sa inyo.
Yan. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Yan, bukas po mga kaibigan, kita-kita po rin tayo dito po rin sa Broad Streamcast Communicators. Asa Ratchada on air, Ratchada sa balita ni Double J, at ang sumunod ay The Beat Water. Wala pa kayong oras, at siyempre, bago tayo magpaalam, wag tayong kalimutan magdasal, wag tayong tumigil sa pagdarasal mga kababayan. Iyon po ang pinakamalakas na sandata natin. At para sa ating lahat po, ayan, thank you. God bless us all sa ating mga kababayan ng Uray. Maupay, ugto na. Kulog na pala. Maupay nga kulog ay yung matanan. Maraming salamat. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.